What's up guys, good morning. Pupunta tayo ng Asisiya ngayon, no? Kasi si Jason, meron tayong tropa na na-aksidente kagabi. So pupuntahan natin, kukumustahin natin. At ako nga pala, yung amo niya nga pala ay anak ng amo ko. So kaya puntahan natin, kumusta natin, kung okay ba siya. At hihiramin din yung sasakyan ng amo ko para gamitin niya, yun ang gagamitin niya pansamantala sa paghatid sundo niya sa kanyang madam. So puntahan natin at tingnan na rin natin kung ano yung, kung saan yung tama ng sasakyan, kung malala pa. So let's go. So yan, ang laki pala ng tama, oh. Wala pala ng tama na yung sakya ni Jason. Sa gilid. Sa gilid guys, yung tama na yung sakya niya. Bagong-bago pa naman to. Wala pang isang taon tong sakya natin. Tama. Ito lang ba yung tama nito? Wala na yun. So ayan guys, medyo malaki ang tama ng sasakyan ni Jason, no? Malaki. So yung may mali doon ay yung nakabangga sa kanya. Siya yung binangga. Saudi daw yung bumangga sa kanya. Kaya ayun, so yun nga, in-interview ko sa ano, hindi ko na siya sinama sa vlog kasi nahiya ako, baka ayaw niya. So sabi niya, yung may mali nga daw ay yung Saudi. Siya yung binangga. So yun, sabi sa kanya, eh siya pa yung inaano ng Saudi, sinisisi. Kinat daw siya, ganyan. Kinat daw niya yung Saudi. Kaya daw yung nabangga. So ganun dito yung ano ng mga Saudi, no? Report. So gagawin mo lang siya ng report kung ano yung nangyari. Talagang sino yung may kasalanan. So doon yan titingnan ng Najim. Yung Najim kasi yun yung nag-iimbestiga. So kaya sa mga family driver dito or driver, sa lahat ng driver ay doble ingat lang tayo mga kabayan, kasi yung mga driver dito na iba talaga Saudi ay hindi talaga sila bihira yung marunong talaga sa kanila. Marunong magpatakbo pero hindi sila marunong gumamit ng kalsada. Hindi nila alam kung saan pupuesto. Halos lahat ng nakikita ko dito hindi nga gumagamit ng signal light. So yun ang problema nila. Basta makapagpatakbo sila, okay na sa kanila yun. Wala silang ingat, di sila marunong tumingin sa side mirror, mag signal light, di sila marunong gumamit. Yan, yun ang problema sa kanila. Kaya kailangan defensive driver tayo dito, driver, para lang makaiwas na sa aksidente, no? So yun lang. At buti naman at okay naman siya, walang nangyari sa kanya, hindi naman siya nasaktan. At wala naman mas maganda dun kasi wala siyang kasama na hindi niya kasama yung mga bata. May mga anak kasi yung amo niya, hinahatid-hatid niya sundo, ganyan. Buti na lang at wala siyang sakay nung nangyari niyo. So nakita niyo naman sa ano, malaki yung tama ng kanyang sasakyan. So medyo matatagalan siguro yon. Ginamit nila yung isa namin sasakyan, kaya ngayon isa na lang yung gamit namin. Bali dalawa kasi yung sasakyan ng amo ko. So yun mo nang ginamit nila, yung isa, yung Audi. Panghatid sundo niya sa mga bata, sa madam niya kasi nagtatrabaho. So yun, at buti naman at okay siya, walang nangyari sa kanya. Ayun, salamat na lang kasi kahit pa paano, di ba? Okay siya. So hanggang dito na lang yung ating video. Thank you so much guys.